Hello! Good morning mga ka-diaries! Today is Sunday mga ka-diaries. I'm here in Canyon Woods. At syempre hindi tayo papayag na hindi tayo makapag-share ng Word of God ngayong araw. Kasi syempre diba, si Lord sabi nga diba, sa 7 days, yun yung rest day natin. So, 7 days, yung Sunday mga ka-diaries, day off ko rin po to sa work. Kaya, ito mga ka-diaries, meron lang po akong i-share sa inyo ng Word ng Lord. Kasi na, nabibless po ako dito mga ka-diaries. Kasi talagang, si Lord naman talaga eh, hindi yan nawawala lagi sa atin. Nandyan siya lagi, kailangan lang natin siyang isip. Kasi kahit hindi natin siya sinisip, nandyan pa rin siya lagi para sa atin. Kasi sabi nga, di ba, the Lord is omnipresent God. So, He is everywhere. Kahit saan tayo magpunta, laging nandyan si Lord sa buhay natin. Nandyan siya lahat. And He is all-knowing God. Diba? He is, siya yung omniscient, omnipotent God. So, pinakamakapangyarihan sa lahat, naroon sa lahat ng dako, at all-knowing. Talagang alam niya lahat kung ano yung mga nangyayari sa paligid natin. Kaya, ito mga ka-diaries, I would like to share the Word of God sa kung meron po kayong Bible or kung nagbabasa po tayo ng salita ng Lord, napakabuti po ng Panginoon nun kasi talagang binibuild niya tayo through His Word, mga ka-diaries. Kaya I would like to share no sa inyo no, yung in Jeremiah 29:11, napakasikat nito mga ka-diaries kasi ito yung motivation din, isa sa mga motivation natin para mag-move forward sa buhay, yung mga nahihirapan dyan. Ito napakagandang salita ng Panginoon to na namnamin natin lagi araw-araw. Kaya talaga mga ka-diaries, ito talagang sobrang na-touch ako dito sa Word ng Lord na to na sinabi niya dito sa Jeremiah 29:11 that I alone know the plans I have for you. Plans to bring you prosperity and not disaster. Plans to bring about the future you hope for. So, yun, napakaganda ng salita ng Panginoon na yun, mga ka-diaries. Sinabi niya doon na, for I know the plans I have for you, diba? Plans not to harm you, but to give you hope and a future. Diba? Isipin mo, mga ka-diaries, pag nasa kalungkutan tayo. At hindi natin alam kung paano natin yun isosolve yung ganung mga problema natin. Akala natin nasa sitwasyon tayo ng buhay natin na parang wala nang pag-asa, 'di ba po? Parang hindi na natin kayang gawin. Pero si Lord nagpaparamdam yan lagi sa atin. Kumbaga, sinasabi niya lagi araw-araw na mahal niya tayo. Paano ko 'to nasabi mga ka-diaries? Kasi imagine yung buhay pa lang natin, yung free oxygen everyday talagang napakabuti ng Panginoon nun. Kasi humihinga tayo araw-araw, binibigyan niya tayo ng buhay araw-araw. Kasi ganun si Lord, His plan is not to harm us, but to give us hope and a future. Imagine kung yan lang yung salita ng Lord na yan, iisipin mo araw-araw, diba? Na meron palang Diyos na ganun, na meron pala si Lord na talagang gusto niya tayong mapabuti yung kalagayan natin, yung buhay natin. Yun mga ka-diaries, yun talaga sobrang na-touch ako sa salita at promise ng Lord na yan sa buhay ko. Kasi talagang kapag ako'y nalulungkot, laging ganun na si Lord laging maganda yung plano niya sa atin. Kung may mga plano tayo na hindi natutuloy, be grateful. Kasi bakit? Mas maganda ang plano ng Lord sa buhay ko mga ka-diaries. Kaya pagkatungkol talaga sa Lord, talagang emotional ako pagka pinag-uusapan siya mga ka-diaries. Kasi nakakaiyak, di ba? Nakaka-amaze kasi si Lord kung paano siya kumilos sa buhay natin. Imagine, binigay niya yung bugtong niya na anak para sa atin. Binigay niya para ma-save tayo, para lahat ay makalapit sa Kanya. Ganun kamahal, ganun tayo kamahal ng Panginoon mga ka-diaries. Kaya lagi akong nagpapasalamat sa Lord araw-araw kung paano siya kumilos sa buhay ko. Kasi ako isang island girl lang ako eh. Tapos imagine yung blessing ng Lord, yung biyaya ng Panginoon na binibigay niya lagi sa atin. Kung saan-saan ka nakakapunta, pinoprovide niya yung mga pangangailangan mo. Binibigyan ka ng mga magagandang mga bagay-bagay na talagang matutuwa ka sa kilos ng Panginoon. At the same time, huwag mong hayaan na madry tayo sa Kanya. Kasi, pag nadry tayo sa Kanya, mga ka-diaries, doon na papasok yun, yung mga anxiety, yung hindi mo na makokontrol yung sarili mo kasi namumroblema ka na. Na imbis na you're thinking about the solution of your problem, you always think
the problem, which is you will become the part of your problem. So kapag negative ka, you're the part of the problem, 'di ba? Shinare ko na to sa inyo before, eh, na if you think positive, you are part of the solution. So yun lang tayo, mga ka-diary. So tuloy-tuloy lang tayo. Kapag nalulungkot tayo, kay Lord lang tayo laging lumalapit. Kasi si Lord, laging maganda yung plano niya sa atin, di ba? His plan is not to harm us, but to give us hope and a future. Kaya, lahat ng mga nalulungkot, lahat ng mga hindi alam ang gagawin, lumapit lang tayo lagi sa Lord. Ibabad lang natin sa prayer yan. Kasi prayer, yun yung connection natin para makaabot tayo sa Panginoon. Kasi kung may cellphone tayo, para makakonect tayo sa mga loved ones natin, si Lord kahit walang cellphone, kahit pumikit ka lang at sambitin mo yung pangalan niya, Lord, I need you. Lord, help me. Lord, tulungan mo ako. Ganun lang. Lord, sobrang thank you kasi napakabuti mo sa buhay ko. Yun lang, mga ka-diaries. Kasi naiyak ako kasi talagang sobrang grateful lang ako sa kanya dahil napakabuti ng Panginoon talaga sa buhay natin. Kung dati, ganito lang ako, pero ngayon, grabe talaga yung improvement ng Panginoon, no? Talagang napakabuti niya, mga ka-diaries. So yan lang, mga ka-diaries, lagi mong isipin na kung may mga plano tayo na hindi natutupad, kung may mga plano, may mga bagay man na nangyari sa atin na nalulungkot tayo, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi laging mas maganda ang plano ng Panginoon sa buhay natin. His plan is always good, na siya yung nagdadirect sa buhay natin, mga ka-diaries. At kung feeling mo na hindi ka mahal ng Panginoon, nagkakamali ka, mga ka-diaries. Kasi yung buhay pa lang natin araw-araw, yung libreng oxygen na inaano natin, tinitake natin everyday, it's super big blessing na yun para sa atin. Yung nabubuhay tayo araw-araw. Ganun ka-amazing ang Panginoon sa buhay natin. Kaya huwag kayong makalimot sa Panginoon lagi, mga ka-diaries, everyday. Lagi tayong thankful sa Kanya. Lagi tayong mag-alat ng time sa Kanya. Lagi tayong magbigay ng time sa Kanya. Kasi gusto ng Lord, humble lang tayo. Kapag lumalapit tayo sa Kanya, natutuwa siya nun. Kapag nagpipray tayo, natutuwa ang Panginoon nun. Kasi humble lang tayo sa Kanya. Ayan, mga ka-diaries, I pray na kayo din, mga ka-diaries, mahanap niyo yung kagalakan, yung kasayahan, yung alam mo yun, yung happiness sa buhay na hinahanap natin kay Lord, lang natin yun makikita. Salamat, mga ka-diaries, at salamat sa pagsubaybay palagi, at God bless po sa ating lahat. Thank you!